Yo, part 1 of creating my bunk bed slash work area. Kinausap ko ako yung kuya ko, tapos yun, uminom lang kami ng soft drinks, ng Coca-Cola, baka naman Coca-Cola. Uminom lang kami soft drinks, tapos sabi niya sa akin, may nakita rin po sa FB na may bunk bed, tapos may computer set sa baba. Yun lang dun sa FB, malawa hindi lang kasi makita yung post. Ginaya lang namin, kumuha kami ng idea dun, sino katanga kuya ko ngayon yung kwarto ko para magawa ng plan. At ito yung plan nakita niya. Ayan. Day 2, ginising ako ng maaga ng kuya ko para maglinis na ng kwarto ko, tapos pumunta sa kanya para ayusin na lahat ng kailangan ayusin. Kasi meron na siyang nagawang kama na pwedeng lagyan na lang ng paa para maging bunk bed. Yes, kaya ako, naglinis na ako ng kwarto ko. Ayan. Tama linis. Doon ko lang din napagtanto na napakarami ko palang gamit at napakadumi rin talaga ng kwarto ko. As in. So, ayan. Ayan, kita nyo naman, oh. Then, tapos mga labahin ko, binaba ko na. Nilagay ko na doon sa labahan namin sa likod. Tapos, ayan. Nakita ko na sa inyo. Meron tayong tira. So, ito pa yung pinadinikit ko parang lamensa. Patungan ng controller ko. Hindi din controller ko. Pati ito yung pin, wall pin ko tayo. Tapos yun, lumakas ko lang, babakasin ko lang talaga itong nakikita ko sa iyo pa doon. Kaya yun, pinapalita ko sa inyo. Yun yung mababakasin ko. Linis muna ako kasi mabakas muna akong kalat. So, kami na. Wow! Dahil sobrang ulit talaga, dahil quarantine, sobrang ulit talaga. Kasi kita niyo naman yung powers ko. May electrical pa nakatutok sa akin yan. Siyempre, para mabaklas ko yung nakadikit sa pader ko, kailangan ko muna ng screwdriver na nasa matot ko. Ayan. Tuno ko yung screwdriver sa matot ko. Hindi yung nakita nanay ko, mataba nanay ko, natakpan yung susi. So, ayan. Kumuha na yung screwdriver at binaklas ko na siya. Para lang mag-dredge na siya magawa. So, para ako na madikitan. Mga kailangan ko sa kama ko. Ayan. May nakita pa ang picture na one day. Ako ay responsable. At meron pa akong remembrance sa Mount Pacquiao. Me, eh. Come on. At ID ko ng high school sa LCB. Tinawagan ko na yung kuya ko. Kung lahat, kung okay na ba yun. Kung ano pang gagawin ko. Inutusan niya akong buksan yung sa may barena. Para kung tingnan yung mga balo na titira pa doon na pwede pang gamitin. At nakarap kami ng mga balo na gamitin. Para sa barena namin. Dahil sobrang init, ninja move ako. Ayan, ninja style. Sobrang ninja talaga. Tapos nasira pa yung mag-ibot. Kaya, yun. Ninja na lang. Mahala, man. Ayan, bumibili kami ng mga kailangan namin. Kung mga screws at pops. Ang para sa bahay. Butas ng pader. Para makapag-screw. Sukatan na. Sama na siya sa pagbalik ko. Dahil susukatan niya na lahat na kailangan sukatan. At naghanap na rin yung tama ko sa lahat ng mga pader. Magaling yung kuya ko nga. Lalo pagdating sa mga gitro naman. Pero pagdating sa computer, wala yung alam. Dito idol yan. Sa pagiging pagka-carpenter, computer. Hindi na ka rin. Kaya marami ano na sumasukat-sukat. Ayun, tama. Engineer, tingin mo pala yung chan. Ayan, tutuloy ako na siya magsakat. At, pumunta na ako sa ilang bahay para makukunin na namin yung higaan. Halapin na siya namin. Ayan. So, subscribe for part 2. Kita next time sa part 2. Peace out.